Son, are you ready to learn something today? Let us explore. Oh, it's a caterpillar. This helpless caterpillar will be enveloped by a cocoon, where a change is taking place, and the butterfly will come out. Just like us, anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone, a new life has begun. Afternoon. Ako pa rin po ang nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay, Lindsay, Lindsay. Welcome to the show, mahal ko. Ito po ang lihim ng liha. Ang nagbabalik na lihim ng liha, mahal ko. It's been a while, ha? Simula nung huli tayo nagbasa ng letter, mahal ko, di ba? Wow. Pero this time, we're doing it once again. And we're doing it every Friday, actually, mahal ko, ha? Para naman masaya lahat. Alam ko, maraming nakamiss ng lihim ng liha. Yung mga kwentuhan po natin, yung mga iyakan po natin, di ba? Wow. Aminin mo naman yan, mahal ko. And this time, again, after isolation mula po sa itong COVID-19 na ito, mula po sa quarantine, mahal ko, eh, we're doing it once again, di ba? Ang saya ng buhay. Masaya ka, di ba? Parang hindi ka masaya. Grabe ka naman. Ito, para sumaya ka, ha? Sa mga nagbe-birthday po, sa mga oras na ito, happy, happy birthday, boy. Come, naka-zoom ka na naman dyan, nakakaloka ka. Medyo ilayo mo ng konti, direct. Ilayo natin ng konti, direct, ha? Oo. Alam ko, naririnig mo ako, boycam. Oo. Medyo ilayo mo ng konti yung camera natin, boycam, ha? Pero babati muna tayo. Hello po kay Roz Rosales, kay Roxanne Ganitnit, Nene Yabo, Raul Batas, Maymay Arandia, si Maria Eva Flores, Marlon Pingol ay nakatutok din po sa atin sa mga oras na ito. Good afternoon po sa inyong lahat, ha? Wow. Nga pala, si Krishna ay nag-celebrate po ng kanyang birthday today. Ano to? Sabi dito, second birthday daw po ni baby Krishna. Oo, yung pamangkin po ni Miss Anne, nakaka-opisina po namin. Ayan, happy second birthday, Krishna Josayan Kaluwag. Happy, happy birthday, baby girl, ha? Yeah! Binabati ko rin po yung mga kapulisan dyan po sa Krame. Nakikinig po sa atin. Wow. Oo. May nagsabi sa akin may canteen dyan sa Camp Krame na laging nakatutok po sa Energy FM at laging naghihintay po sa lihim ng liha. Maraming salamat! Wow. Mga idol, mga sir, mga ma'am, na kapulisan po natin dyan sa Krame. Magandang hapon po sa inyong lahat. And binabati ko rin po ng magandang hapon yung mga taga dyan sa Antipolo! Wow. Si Boss Jet Salvador ng Prime Drug Antipolo. Hello po. Oh, at saka si Boss Albert Austria ng Tipsy Wings Antipolo. Naku, kagalang-galang dyan sa Antipolo. In all fairness naman. Hello po, magandang hapon po. And thank you so much for tuning in. Sa lahat po ng mga nakatutok po sa atin sa mga kanilang bahay, sa kanilang mga trabaho, opisina. Magandang hapon po sa inyong lahat. Huwag na po natin patagalin, mahal ko. Alam ko, matagal mo nang hinihintay ito. Ito na po ang lihim ng liham. First letter po natin, after quarantine, mahal ko. I know, we're still in quarantine, GCQ, NCR, di ba? Pero ibabalik natin. Huwag tayong magpapatalo sa virus. Huwag... Iba yung naisip. Sorry na. Halika na nga, mahal ko. Oras natin, 5 minutes after 2, tamang oras, Metro at Mega Manila. Ako pa rin po ang nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay, 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 Lindsay. At tayo pa rin po ang number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin, radyo! Sabihin mo! Energy! Lihim, lihim, ng liham, ng liham. Pangga,
masabing. Damdamin hindi masabing. Sunyag na may pag-ibig. At walang buwang sa bibig. Iluluha na lang ba? O sa liham ilalaki? Here we are. Kong Lindsay. Isa po ako sa mga masusugid ninyong tagapakinig tuwing hapon. Naway isa po sa mga sulat ko ang mabasa po ninyo. Lindsay, tawagin mo na lamang po ako sa pangalang Ice. Isa po akong single mother. At 5 years na po akong hiwalay sa dati kong kinakasama. Ang nais kong ibahagi sa inyo ay ang love story ko na hindi ko akalain na mangyayari sa akin. Madalas ko lang kasi itong napapanood sa mga kwento sa teleserye. Lindsay, bago po nakilala yung ama ng mga anak ko, nagkaroon ako ng boyfriend noon, si Aryan. Oo, Lindsay, tunog babae yung pangalan niya, pero 100% lalaki po siya. On and off ang relasyon namin noon ni Aryan ng first year high school pa lamang kami. Hanggang sa tumungtong kami ng third year high school. Naging mas mahirap po ang lahat sa amin nang maisipan ng papa ni Aryan na ipetition siya at dalhin sa Amerika para doon na po mamuhay kasama ang kanilang pamilya. Nalungkot ako ng sobra noon, Lindsay, habang siya naman aminado na halong saya at lungkot ang nararamdaman. Kapalit kasi ng pagpunta niya sa Amerika ay ang pag-iwan naman niya sa akin. Walang katiyakan ang pagbalik niya dito sa Pilipinas. Simula nung kinuha siya ng papa niya, unti-unting nawala yung communication namin. Parehas man naman kami nag-aaral noon. Malaking pahirap po sa amin ang time difference sa Amerika at dito sa Pilipinas. Umaga sa kanila. Dito naman sa atin ay hating gabi na. Hanggang sa hindi na kami nag-usap. Ni hindi ko na alam kung kamusta na ba siya doon. Okay lang ba siya? Ano na kayang takbo ng buhay niya doon? Matapos ang high school, Lindsay, kinailangan kong tumigil sa pag-aaral. Nagtrabaho na lang ako noon sa butika ng lola ko. Pero isang araw, Lindsay, hindi ko inaasahan na may pamilyar na mukha akong makikita sa harap ng pwesto namin. Kilalang kilala ko ang tindig na yon. At hindi ko malilimutan ang maamo niyang mukha. Laking gulat ko, Lindsay, nang maaninag ko na si Aryan pala ang nasa harap ko. Pinaghalong tuwa at pagtatampo ang naramdaman ko noon. Gusto kong umiyak. Gusto kong sumigaw. Pero para akong namanhid nung lumapit siya sa akin. Di
hindi ko nga siya nakausap noon eh. Pero Lindsay, gustong-gusto ko siyang yakapin. Hindi ko lang magawa. Ilang taon ko siyang hinintay. Ilang taon akong nagdasal na sana makita ko ulit siya ngayon. Para bang nasagot yung mga panalangin ko? Kinagabihan, Lindsay, nag-ring yung cellphone ko. Unknown number. Nakailang missed call siya. Sa huli, sinagot ko na rin. Nanlamig yung buong katawan ko nang marinig ko yung boses na matagal ko nang gustong marinig ulit. Aloha ako. Kasi pinanggit ni Aryan yung tawagan namin noon. Nakakalipas pero yun pa rin yung tawag niya sa akin. Sa totoo lang, Lindsay, sobra kong na-miss yung boses niya. At yung tawag niya sa akin. Yung B. Ilang araw kaming nag-uusap noon at kapag wala akong pasok, nagkikita rin kami. Siya pa rin yung boyfriend ko na sobrang minahal ko noon. Gagawin ang lahat para lang makita kong masaya. Yung lalaking panay ang pang-aasar sa akin, pero abot-abot naman ang paglalambing kapag hindi ako okay. Hindi pa rin siya nagbabago, at alam kong yun pa rin ang nararamdaman niya para sa akin. Yung bawat tibok ng puso ko, alam ko na para sa kanya lang. Katulad ng ibang istorya, Lindsay, may kailangan matapos. Hindi siya magtatagal kasi nagbabakasyon lang naman siya dito sa Pinas. Ganun pa man, nagpapasalamat ako dahil kahit sa sandaling panahon ay binigyan kami ng pagkakataon na makita ang isa't isa. Kahit sandali lang. Dumating yung araw na kailangan na niyang bumalik ulit sa Amerika at naiwan na naman akong mag-isa. Lungkot na naman yung naramdaman ko ng mga oras na yun. Pero sa pagkakataon na ito, pinanghawakan ko ang pangako niya sa akin na babalik siya kahit anong mangyari. Naghintay ako at patuloy ko siyang minahal sa kabila ng distansya namin. May mga araw na nangungulila ako sa yakap niya. Pero wala naman akong magagawa eh. Isang taon ang nakalipas noon at unti-unti na naman kaming nawala ng communication. Pareho kaming nahirapan na naman. Kasi hindi na namin maintindihan ang isa't isa. Madalas kaming mag-away. Yung dating simpleng tampuhan lang, nauuwi sa iyakan. Nagiging malaking problema. Hindi ko na alam kung paano namin i-handle yung isa't isa. Kaya Lindsay, kahit mahirap, nagdesisyon ako na kahit masakit para sa akin, nakipaghiwalay ako kay Aryan. Pero ginawa ko yun hindi dahil sa napapagod na ako ah. Ginawa ko yun dahil ayokong dumating yung time na parehas na kaming magsawa sa isa't isa.
kong maibuhos sa kanya yung galit ko. Kasi alam ko naman na mahal ko siya eh. Pero pareho lang kaming nahihirapan dahil sa layo namin sa isa't isa. Alam ko darating yung panahon na magkakabalikan kaming dalawa. Balang araw. Nag-usap naman kami ng maayos na sa pagbabalik ni Aryan dito sa Pilipinas, ay hahanapin niya pa rin ako. Nababalikan niya ako. At kahit anong mangyari sa akin lang siya. Pero Lindsay, ako din mismo yung bumasag sa pangako ko na yun eh. Kasi matapos lamang ang 2 taon, nabuntis ako. Siya yung tatay ng 2 anak ko ngayon. Hindi naging maganda ang takbo ng buhay namin noon ng mga anak ko. Kaya nauwi rin sa hiwalayan yung pagsasama namin. Pinagpatuloy ko pa rin ang buhay kahit wala akong kapareha. Ang mahalaga, mabuhay ko yung 2 taong nakadepende sa akin. Yung mga anak ko. Makalipas ang ilang taon, nagkayayaan kami ng mga kaibigan ko sa isang reunion. Lindsay, hindi ko inaasahan na sa oras na yun, makikita ko ang lalaking unang nagpatibok ng puso ko. Si Aryan pa rin. Bungad niya pa rin sa akin yung, B, kamusta ka na? Natulala ako noon. Alam mo yung pakiramdam na magkahalong kaba at hiya yung naramdaman ko? Hindi ko talaga alam kung tama pa bang humarap ako sa kanya. Kasi iba na yung kalagayan ko. Naglakas loob akong aminin kay Aryan lahat ng sinapit ko simula nung nagkahiwalay kami. Pero hindi siya natinag. Ang sabi niya sa akin, hindi baling single mother daw ako. Kasi kaya naman daw niyang maging ama sa mga anak ko. Naiyak na lamang ako sa mga sinambit niya. Oo, Lindsay, yun nga yung nangyari. Nagpakaama siya sa mga anak ko. Tinuring niyang kanya yung mga bata. Pero makalipas lamang ang ilang taon, kinailangan
na naman niyang bumalik sa Amerika para doon magtrabaho. Ang sabi niya, kailangan niyang ayusin ang lahat ng dapat ayusin. American citizen kasi siya doon. At para madala niya ako, kailangan namin magpakasal. Nangako siya sa akin, Lindsay, na aayusin niya ang lahat para maging legal kami. At para mabuo na ang pamilya namin. Habang magkalayo kami, Messenger ang naging daan para makapag-usap kami araw-araw. Madalas siyang tumawag sa akin o di kaya naman, nagsisend siya ng photos para makita yung mga ginagawa niya. Isang beses, nagtaka ako kasi parang madalang na siyang tumawag sa akin. Dati naman madalas. Nang makausap ko siya, ang sabi niya nasa ospital siya. Ang sabi ni Aryan, sinamahan niya lang daw yung kanyang kaibigan na nasa ospital. Merong daw dinalaw na kamag-anak. Tanong ko sa kanya, bakit parang ang dalas naman ng pagdalaw niyo sa ospital? Nagtataka na ako nun kasi Lindsay, halos araw-araw ba naman? Hanggang sa lumipas yung ilang araw, hindi na siya nagpaparamdam sa akin. Hindi siya tumatawag. Lindsay, nagsama-sama kaming magkakaibigan nang bigla siyang tumawag sa akin. Laking tuwa ko nun. Ang tagal naming mag-uusap sa Messenger. Nang magtanong yung isang kaibigan namin kung si Aryan daw ba yung kausap ko, sumagot agad ako. Ang sabi ko, oo, siya nga. Magaling na ba siya? Pahabol na tanong nung kaibigan namin. Hindi ko alam kung anong isasagot sa kanya. Magaling? Bakit may sakit pa si Aryan? Bago yun ah. Kailan pa? Ni Aryan sa kabila ng linya yung pagtatanong ng kaibigan namin, bigla niyang pinatay yung tawag. Mas lalo tuloy akong naguluhan sa nangyayari. Pagtatapat ng kaibigan ko, may sakit si Aryan. Isang nakakatakot na sakit. Ang sabi niya pa, kilala mo ba si Francis M? Katulad ni Francis M yung sakit ni Aryan. Blood infection. Kapag hindi niya naagapan yun, mauuwi sa cancer. Dali-dali kong tinawagan si Aryan ng mga oras na yon. Talagang kinukulit ko siya. Pinapaamin ko siya kung ano ba talagang meron. Tama nga ang sabi ng mga kaibigan ko. Kasi Lindsay, tinago sa akin ni Aryan yung karamdaman niya. Nasa ospital pala siya noon at ilang linggo na siyang nakakonfine. Hindi ko alam kung paano niya naitago sa akin yun. Sinasabi niyang sinamahan niya lang yung kaibigan niya sa ospital. Siya pala yung dinadalaw ng kaibigan niya. Wala na akong nagawa nun, Lindsay, kundi ang umiyak habang kausap siya. Araw-araw ko siyang kausap. Alam mo yung tipong na
nakabantay lang ako sa kanya sa ospital, kahit through messenger lang. Nakakatawa lang pakinggan, pero oo, ganun lang yung ginagawa namin. On call kami. Walang patayan yung cellphone, maliban lang kapag pumapasok na ako sa trabaho. Alam niya kasing bawal ako gumamit ng cellphone noon eh. Naka-standby lang yung cellphone niya sa lamesa. Nakatutok sa kanya. Nag-uusap kami noon. Binabantayan ko siya hanggang sa makatulog siya. Palagi niyang sinasabi sa mga nurse na huwag papatayin yung telepono. Sabi pa nga nung isang nurse, bawal sa'yo yan. Pinay kasi. Ang sabi ni Aryan, please, huwag niyong gagalawin yung telepono. Kausap ko yung girlfriend ko. Mahal na mahal ko yan. Yan lang kasi yung paraan para makapag-usap kami. Naiyak ako nung marinig ko yun, Lindsay. Kaya palagi kong sinasabi sa kanya, hindi ko to papatayin, B. Pero basta ipangako mo sa akin. Nalalaban ka kahit anong mangyari. Ang sabi naman niya, oo naman, B. Para sa'yo. Mahal na mahal kaya kita. Magpapakasal pa nga tayo, di ba? Habang natutulog si Aryan, damang-dama ko yung sakit na maya't-maya siya kinukuhanan ng dugo. Tapos, inject dito, inject dyan. Napakiramdam ko, balat ko na yun eh. Alam mo, Lindsay, kahit tulog yun, yung tawagan namin na B, yun pa rin yung naririnig kong binabanggit niya. Ang sabi niya, mahal na mahal kita, B. Tapos kapag tinatawag siya ng anak ko ng Daddy, tingnan mo, kain tayo, Daddy. Gigising at gigising yun para tugunan yung tawag ng mga anak ko sa kanya. Tapos kapag nakita na niya yung mukha ng anak ko, ngingiti na siya. Sabay matutulog ulit. Tapos magbabanggit ng
I love you so much, B. Hanggang ngayon, Lindsay, lumalaban pa rin siya. Minsan nga, napapatanong na lang ako sa mga kaibigan ko eh. Hanggang kailan kaya ako ganito? Hanggang kailan kaya kami ganito? Ang sagot nila, hanggang sa kaya pa niya lumaban. Huwag kang bibitaw, Ice. Sa'yo lang yan nakakapit. Kung ano man ang mangyari, sana manatili ka sa tabi niya. Kahit minsan pakiramdam mo, hindi mo na kaya, kayanin mo pa rin, Ice. Mahal na mahal ka ni Aryan. Ang hirap, Lindsay, kasi minsan, ang init-init ng ulo niya. Pabago-bago ng mood. Pero tinatanggap ko na lang. Kasi alam ko naman sa sarili ko na epekto yon ng gamot. Nagsasorry naman siya sa akin sa tuwing nagagalit siya eh. Hindi ko nga alam, pero... sobrang rupok ko pagdating sa kanya. Tuwing gabi dito, Lindsay, lagi niya akong kinakantahan ng mga paborito naming kanta. Lalo na yung With a Smile ng Eraserheads. Lindsay, wala akong ibang binabanggit kundi I love you, B. Tapos sasagot yun sa akin ng I love you so much, Ice. Paulit-ulit yun. Hanggang sa tuluyan na akong makatulog. Sa ganong sitwasyon, medyo nakakalimutan namin yung kung anong problema naming dalawa. Sa ngayon, Lindsay, nagte-therapy pa rin siya. At unti-unti na rin siyang nakakabawi ng lakas. At alam ko, na balang araw gagaling din siya. Tulad nga ng sabi ko sa kanya, hindi baling maghintay ako ng matagal. Basta ipangako niya lang na sa bawat pagsupok, lalaban siya. At sa pagbalik niya dito sa Pilipinas, sana tuluyan na siyang gumaling. At kung sakaling mabasa mo ang liham ko, Lindsay, lubos akong nagpapasalamat sa pagpili mo dito sa sulat ko. Para naman kay Aryan. B, alam mo naman kung gaano kita kamahal. Nandito lang ako. Hindi ako sumusuko. Hindi ako sumusuko kasi alam ko na ikaw din, ginagawa mo rin ang lahat para gumaling ka. B, hihintayin kita. Maraming salamat sa pagmamahal na binibigay mo sa akin at sa mga anak ko. Salamat sa mga oras na nilalaan mo para sa amin. Para sa akin. Kahit alam kong mahirap yung kondisyon mo, pinapakita mo pa rin na kaya mong lumaban para sa ating dalawa.
mahal kita. Lindsay, muli, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Muli, ako si Ice. At ito ang lihim ng aking liham. Lift your head. Baby, don't be scared. Amex 3 has once again been recognized globally for quality and excellence. The World Quality Leadership Award in Madrid, Spain, the Glory Trophy in the Biz Americas USA, and the World Biz Excellence Award in Malaysia. The company envisions to be a global leader in natural food supplement. We believe in excellence for God's glory. Maraming salamat po mula sa Amex 3. Tunay, natural at original.